Sa matindi at mainit na balita, ang dati tagapagsalita na si Harry Roque ay kinilala ng House Squad Committee sa Kongreso na nasa contempt dahil umano sa pagsisinungaling ukol sa dahilan ng kanyang pagliban sa pagdinig noong Agosto 16. Ayon sa committee, mali ang mga pahayag ni Roque hinggil sa kanyang hindi pagdalo na nagbigay daan sa pagpapasya na siya ay sampahan ng contempt. Sa kabilang dako, naglabas naman ang committee ng mga presong witness na inaakasuhan si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga issue ng extrajudicial killing case. Nakinwestiyon naman ng mga mambabatas at ng ilang netizens. Narito ang mga ilang komento at reaksyon ng mga netizens sa naging issue na to. Dito sa ibang bansa, hindi kinukuha ng witness galing sa Bilibid. Diyan lang sa atin at naniniwala pa sila na alam naman nating puro kasinungalingan lahat ng may suhol talaga. People power na! Masyado na tayong binalahura! Narito at ating antabayanin ang buong pangyayari sa susunod na video. At kung bago ka pa lamang sa aming channel, ay huwag kalimutan mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para laging updated sa mga bago at may init na balita. Kagimbal-gimbal ho ito. Ma'am Emelita Bryant, magandang gabi sa inyo. Sabi ni Lucio, sa history ng Amerika, at ibang lugar sa Europa, ganito na ang sitwasyon sa bansa natin ngayon. Kaya nagka-revolusyon. Pagkatapos ng gulo, naging maayos, ay umasinsong bansa. Sabi ni Sandra, inaanak pa, puta, nagkabunos pa ang nimal. Yung nag-contempt na yun, laging sa SMNI pa yun, lumalabas, ah. Grabe. Ito mga kababayan ko ang ating pag-uusapan ngayong araw. Dalawang personalidad po ang pinagpiestahan ng Tuwad Committee dyan sa Kongreso. Tuwad Pamor! Grabe. Attorney Harry Roque na cited in contempt dyan sa Tuwad Committee ni Tambaloslos. Ano ba ang nangyayari sa ating bansa? Masyadong napalibutan na po tayo ng mga masasamang espiritu. Kailangan na natin ng karayom at manika, ma-activate na natin. Sabi ni J. Mark de la Cruz, wala na talagang bansa natin, pira-pira na lang. Ang laban, Daisara, need to speak up, huwag ka nang magpagamit kay Senator Amy Marcos. At ito mga kabisdak, grabe na to, di ko maintindihan ang gobyerno ni Bangag. Mantakin mo, yung Tuwad Committee ay nag-hire na naman ng import. Yung import nila, same as usual, nakasuot ng kulay orange na damit. Gagi na! Kulay orange na damit. Alam nyo na kung ano ang mga to. Galing sa bilangguan. Mga PDLs na ginawang star witness na naman ng Tuwad Committee Animal. At itinuturo po si Pangulong Rodrigo Roa Duterte na utak umano ng paggurgor ng mga pulbos lord. Alam nyo po ba yung pinag-uusapan dyan, mga drug lord eh. Mga drug lord yung mga ginugorgor. At itinuro kay Tatay Digong, hindi ko maintindihan yung gobyerno ngayon, itong mga kongresista. Ano ba kayo? Kakampi kayo ng mga ordinaryong Pilipino? O kakampi kayo ng mga polboronic lord dito sa ating bansa? Dahil lumalabas ho na pinuprotektahan ninyo ngayon ang mga pulbos lord, mga drug lord, sa inyong Tuwad Committee na yan. Gagi, oh! My God! Bakit ba natin kailangan imbestigahan itong mga salot sa lipunan? At bakit ba natin protektahan itong mga salot sa lipunan nagpapahirap sa ating bayan? Galing na ho sa mga bibig ninyo na mga pulbos lord
yung mga nabaon sa limot. Gagi, no? Hala! Paano ho yung mga ordinaryong Pilipino? Din nyo pinoprotektahan? Pero ito ho eh, yung tuwad komite ho ninyo, lahat po nanood ako kanina, ang direksyon ninyo ay to protect mga pulboronek adictos benedictos. Anong nangyari ito, guys? Sabi ko nga sa inyo, kagimbal-gimbal ho ito. Ay, di masaya ang mga drug lord ngayon. Dilasing ang mga drug lord. 20 white shirts na naman. Ay, di piyestang-piyesta ang mga animal dito sa nangyayari sa Kongreso. Hala, hindi ko gusto ito, guys. Sa totoo lang, yung hearing ng Tuwad Committee, masyado ng halata. Kayong mga kongresista kayo, hindi po maganda ito. At yung kinuha pa ninyong resource person, my God, zero yung kredibilidad. As in, mga sinungaling ho ito, nagpabudol pa kayo, naniwala pa kayo? Gagi, oh. Anong nangyari, guys? Ano ang nangyayari sa Pilipinas nating mahal? Na yung mga convicted na kulong ng 20 years ay nagmistulang star witness at pinaniniwalaan ng mga kongresista dyan sa Tuwad Committee. At wala ho silang pag-alinlangan. At talagang paniwalang paniwala ho sila. At meron agad silang conclusion. At gusto po nilang patawag na agad si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kahit na mga sinungaling ang mga animal. Hello, this nuts. Gandang gabi ho sa inyo. Eto, yung isang star witness ng Tuwad Committee sa awa ng Panginoon, patuplok nga guys, nauhaw sa kasinungalingan. Tubig nga, putangin na. Magli-level up yung kasinungalingan ko. Ito! Pakinggan agad natin mga kabisdak itong tungkol kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte mamaya kay Atty. Harry Roque. Tingnan po natin maintindihan ang takbo ng ating bansa na di-focus na itong mga mambabatas, nakapokus na ho sa mga Duterte. Putang ina, budget deliberation kasi. Kaya, overtime ang mga tambaluslos. Pakinggan po muna natin mga kabisdak ang balitang ito. Nasaan na ba yun? Ito. Idinawit sa kaso ng umano'y extrajudicial killing ng mga Chinese drug lords sa Davao si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Isinawalat ito ng dalawang presong humarap sa pagdinig ng Quad Committee ng Kamara. Kaugnay niyan, makakausap natin sa linya ng telepono si Marian Enriquez. Marian, ano raw ba ang kinalaman ni dating Pangulong Duterte? Anong lumabas dyan sa hearing? Nakatakbang ang ipatawag ng House Quad Committee si dating Pangulong Rodrigo Duterte tungkol sa umunay pagkakasangkot niya sa pamamaslang sa tatlong itinuturong Chinese drug lord sa Davao noong 2016. Hayagang binanggit ang pangalan ni Duterte ng dalawang persons deprived of liberty o PDL sa pagdinig ng Kamara tungkol sa ugnay ng mga pogo, illegal na droga, sindikatong Chinese at mga extrajudicial killings. Inamin ni na Fernando Magdadaro at Leopoldo Tan na pinatay nila sa Davao Prison and Penal Farm noong August 2016 ang umunay mga dayuhang drug lord na sina Choking Tung, Jackson Lee at Peter Wang. Ayon kay Tan, pinangakuan sila ng mga polis ng ¥1,000,000 at kalayaan kapalit ng ulo ng mga Chinese national. Nakausap daw nila tungkol dito ang classmate ni Tan noong high school na si SPO4 Arthur Narsoli na nooy nakabase sa Davao City. Boss daw ni Narsoli sa Luay Police Chief na si Royina Garma, August 13, 2016 daw, nang dangin ni Natan at Magdadaro sa Bartolina at isama sila doon sa tatlong Chinese kung saan nga nila ito pinagpapatay. Pagkatapos nito, narinig ni Tan na may tumawag sa warden na sumundo sa kanila at sigurado raw siyang boses ito ng dating Pangulo. Kasunod nito, nagmusyon ng Senior Deputy Speaker na si Aurelio Gonzalez para maipaliwanag ni Duterte ang kanyang sarili sa komite. Ipatatawag din ang mga pulis at iba pang opisyal. Tingnan mo, pati itong mga media, masyadong bayad talaga itong mga animal.
Hoy, baka pwedeng sabihin mo former President Rodrigo Roa Duterte kasi media ka man. Dapat wala kang pinoprotektahan eh. Masyado kayong halata. Sabihin mo namang former President Rodrigo Roa Duterte, kayong mga media, masyado kayong ano, halata ah. Sa bagay oh, kasi tabla rin kasi si Da Junior, di naman natin natanaw presidente. Da Junior, ngagba. Maganti rin kami. Ito oh. Na binanggit ng dalawang PDL. Samantala, tinawag namang demolition job sa mga Duterte ni dating Presidential Legal Counsel Salvador Panelo ang akusasyong ito. Diit ni Panelo, madali lang magsinungaling para sa mga preso dahil habang buhay na silang makukulo. Halata rin daw na ginagawa lang ito ng dalawang PDL sa palis ng pabor mula sa mga gustong sumira sa pamilya Duterte. Okay. So ngayon mga kabisdak, bakit ito ay kagimbal-gimbal? Bakit ito ay nakakapanglumo? No? Narinig nyo yung balita? Mga Chinese drug lords. Yung mga nagurgor. Tapos ngayon, ang nangyayari, ang mga kongresista dyan sa Tuwad Committee ay hinahanap nila kung sino po umano ang may utak sa pagkapas lang ng mga Chinese drug lords na ito. Hello po, Kyoko Sudo. Drug lords, ha? Salot. Criminal. Nagpapahirap sa bayan. Sumisira sa kinabukasan ng bawat Pilipino. Bakit ganito ang tema nila diyan sa Tuwad Committee? Na para bang sila ngayon ang nagprotekta sa mga drug lords. Kayo na ho nagsabi, mga drug lords yan eh. Tangina. Addictus Benedictus. Oh, sabi ni Nev, gusto nila bigyan ng hustisa yung mga drug lords. What a joke. Sa ibang bansa, yung mga drug lords, pina-firing squad yan. Di ba na ho nakakahiya to guys? No? Nakakahiya ho ito sa buong mundo. Itong ginawa ng Tuwad Committee. Dahil nagmistula po silang mga protektor ng mga drug lords sa ginawa nilang investigasyon. Mantakin mo. Sa ibang bansa, hindi pinapatagal yung mga drug lords. Ginugurgur po yan. Ginugurgur. Diba ho? Pero sa Pilipinas, hayan! Pinoprotektahan ninyo dyan sa Kongreso. Anong nangyari sa inyo? Dapat ang protektahan ninyo at imbestigahan ninyo iyong mga biktima ng mga drug lords. Yung mga sinisira ng mga drug lords, yung kinabukasan ng bawat Pilipino. Anong nangyari? Bakit baliktad? Kayo ang nag-aabugado sa mga drug lords. Hindi ba po pwede na tayo, nasa Kongreso, ang hanapin nating hustisya, yung mga inosente. Siguro inosente, maintindihan natin. Pero ito mga drug lords, ay alol! Ano bang nangyari? Sinabi nyo na nga, mga drug lords eh. Tapos ngayon, ang masaklap pa, ang pinaniniwalaan po ninyong mga star witness kayo, na budol kayo dito eh, na kinukunik kay Tatay Digong, ay mga priso! Hindi lang basta priso. Kasi umamin sila sa kanilang kasalanan, mga criminals convicted talaga. Yun, oh. Wow! My God! Ito ba ang bagong Pilipinas ngayon? Ang Kongreso ay nagiging nagmistulang protektor ng mga pulburonik, Addictus Benedictus. O bakit kayo nag-imbestiga dyan? Nag-imbestiga kayo. Kasi gusto ninyong sisihin kung sino yung may dahilan ng pagkapaslang ng mga drug lords. Puta, ina, my God, anong klaseng bansa ito? Nasa Kongreso ba? Okay, ito. Pakinggan natin yung isang star witness. Kunti lang to guys. Para makita natin yung buong kwento. Pero warning po, yung magsasalita ho,
sinungaling. Okay ha? Ha? Ang magsasalita ho, ipipli nating video, sinungaling ho ito. Gago. Sinungaling, naninira, nagpagamit, nagpasuhol, scripted, may, pag sinasabi mong scripted, may binabasang script, anyan yung script, parang grade 1, section 1, ay section 1, parang grade 1, section 10, tabi ng kubita ang upuan, nagbabasa! Gagi naman ang nangyari sa Pilipinas natin, no? O ito, huwag kayong maniwala dito, ha? Ipibli lang natin para malaman natin ang kasinungalingan nila. O ito, ha? Noong August 13 ng gabi, pinagsasaksak na namin yung tatlong Chinese drug lords. Ginamit ko ang korta at pagsaksak, at si Fernando Magladaro naman ay gumamit ng 29 balisong sa pagsaksak. Ang korta at 29 balisong na nagamit na palaksak ay binigay ni Leo Pinkian isang araw bago yung insidente. Si Leo Pinkian ay mayor ng Bartolina. Napag-usapan namin ni Fernando Magdadaro na sabay naming sasaksakin yung tatlong Chinese drug lords, kaya't pinagsasaksak niya si Chukin Tong habang pinagsaksak ko naman si Peter Wang. Aniwal, no? Aminado mong ginawa mo yan, pero nagbabasa ka ng script! Alam mo, tol, nagbabasa ka na nga lang, utal-utal ka pa. Sabi ni Flor Delis, kunin nyo yung binabasa, hindi niya alam kung ano nang talaga nangyayari. Gago. Alam mo, pag totoong kwento, hindi ka nagbabasa, tol. Dapat minimumorize mo na, kasi sarili mong experience yan eh. Testimonya mo yan. Pero kahit na, sinulat mo na nga ho eh. Binabasa mo na nga, utal-utal ka pa. Tak-tak-tak-tak-tak-tak-tak. Duda ka pa sa binabasa mo kung totoo o hindi. Sabi ni Melinda Bryant, sigurado ang director Jerry Mulya, bantag ng bantag animal, no? Ginawang, yung nangyari kay General Bantag, mga priso, ma'am, pamira ka. Magbasa ka lang ng ano mo, pinanumpalaang salaysay ko, no? Utal-utal ka pa, hindi ka pa sigurado. Buta na lalabuan yata sa sinulat ng writer. Grabe man yan. Sabi mahal daw bayad yan. Nagsisikap magbasa. Pagkatapos sumunod na pinagsasaksak ni Fernando Magladaro si Jackson Lee. Pagkatapos ng insidente ng pagpatay sa tatlong Chinese, nilagyan ni Fernando Magladaro ng malong yung rehas ng Bartolina, sila Saiz, para hindi makita ang duguan ng katawan ng tatlong Chinese drug lords. Pagkatapos ay dumating si Superintendent Gerardo Padilla sa Bartolina, sila Saiz. At sinabi niya na, anong ginamit ninyo? Ihagis sa labas. At hinagis naman namin ang korta at ang balisong sa labas ng silda. Hilabas namin sa silda ang kamay namin at pinusasan kami ni Sir Puro. Pinalabas kami para dalhin sa IS Investigation Section. Utang mo, inimal, wala mang kaga, wala mang ka-feeling-feelings. Gago. Utang ila. Ay, kukak, tuwad kumite. Tingnan nyo ha, walang ka-feelings-feelings yung mga pinagsasabi, hindi galing sa puso, halatang nagbabasa lang ho ng script animal. Alam mo kasi sir, pag totoo yung mga sinasabi mo sir eh, utang ina, ang pinag-uusapan, saksak-saksak-saksak-saksak. Saksakan po ng kasinungalingan ito. Gagi, oh. Hindi man na-cite in contempt ito. Kasi ang kongreso, okay sila sa sinungaling. Sabi ni Rosemary, walang kakurap-kurap, parang nagbabasa lang ng mas magaling pa sigurong grade 1 dyan, kindergarten, animal. Oh.
Pasige nga, paniwalaan nyo ito. O ito, may script na, nagbabasa, walang pakiramdam, parang wala lang, parang dumaan na multo. Gago. Sige nga, naloy o. O, tingnan mo. Putang ina, hindi pa yata. Ha? Hindi yata kumakain ng loko. Putang ina, kayo naman mga tuwad committee, magdala kayo ng ano, ng mga star witness ninyo kuno. Pakainin nyo naman. Ba yata nakakain ng mga loko, animal, oh. Gutom pa. Habang naglalakad kami, papuntang investigation section, tumunog ang cellphone ni Superintendent Padilla. Nakita ko sa napilindot ni Superintendent Padilla ang kanyang cellphone. Nadinig ko na sinabi nung... Alal! Masyado ka namang overacting itong ano? Gumawa ng script, pati pagpindot, sinasalaysay! Ang animal niya, ay. Nag-ring daw yung super yung cellphone ng superintendent. Tapos nakita daw niya pinindot. Malamang pinindot kasi nag-ring. Ay, gago. Alam nga naman, hindi mo pindutin yung cellphone mo pag nag-ring. Nag-ring nga, sasagutin mo, pinindot. Ngayon, pinindot, anong cellphone yung pinindot? Kasi mga smartphone man nanuso. Pinindot, baka 3310, 5110. Anong cellphone, Otoy? Pero pinindot daw. Ito, Aloy. Nung tumawag kay Superintendent Padilla, congrats Superintendent Padilla, job well done. Pero grabe yung ginawa, ginawang dinuguan. Muntang ina, dinuguan. Job well done, napalunok ng laway. Grabe daw yung ginawang dinuguan. Ilang bandihang dinuguan yan. Putangin na, bawal man yan sa ibang reliyon, dinuguan. Kay gatay. Alam ko na ang kausap ni Superintendent Padilla ay si Presidente Duterte dahil pamilyar ko ang boses niya. Oh, lol! Ito ha? Superintendent daw. No? Bantakin mo yung sinasabi niya, Superintendent. At alam daw niya ang kausap ni ng Superintendent si Pangulong Rodrigo Duterte. Gago! Kasi daw busis daw. Ay, kung ako digong, di ako magpatanga-tanga. Bakit ako mag-utos? Direkta ako mag-utos? Tapos, yung inutusan ko, tatawagan ko din, ay katabi ng mga demonyo. Putakina nyo. Ang galing nito. Oh, kilalang kilala niya sa busis agad. Malay natin, sinin nyo kalbo yun. Antindi ng script. Si Tatay Digong talaga. Direktang at tumawag sa superintendent. O sino bang, ano bang klaseng superintendent ito? Bakit tawagan ni Tatay Digong? My God! Aba ho, simpre pag ako gumawa ako ng krimen, huwag ako dumirekta doon sa superintendent na yon. Kung mayroon akong iuutos. Aba ho, simpre, dadaan muna ako, isa lang yung kausap ko. Tapos ito isa hanggat sa darating din sa superintendent na yan. Superintendent talaga? Kausap direkta ni Tatay Digong? Hindi ba pwede minsahero ni Tatay Digong? Kausap ng superintendent? Wala bang third party? Dito pa lang, bulilyaso na kayo dyan. Bulilyaso sa kasinungalingan, grabe ho. Oh. Sandali lang. Teka muna, medyo seryoso yung sinabi. Tingnan mo. Teka lang, mukhang magurgur tayo ah. Teka lang guys, lilipat ko na network guys.
Oh, nandyan pa ba tayo? Nanagurguran talaga, oh. Nimalo, oh. Ayaw nyo, iribat namin yung mga bupols ninyong witness. Kokak, pagod ka na ba? Patuplok na guys uli guys. Kamunti ka na ni Mal. Sabi ni Lilian, namunyo talaga, hinayupak, ayaw talaga pagsalita, ayaw pagsalitain. Kasi takot ho sila na ireribat natin ang kanilang mga kawalang kwentang mga witness animal. Ano bang klaseng witness kasi yan? Grade 1, section 1 ba yan? Tabi ng kubita? Laging gorgoro, kaya pa-subscribe nyo po yung pangalawang YouTube channel ko, Bisdakan Pilipinas, reserve po yan. Sa mga, sabi, wala pa namang notification. Walang notification. Alam kasi nila na babanat si Bisdak. Sabi ni Sokyo, hindi naman dapat ganyan ang witness. Bakit ba ang witness mga nakakulong? Dapat, bakit ba ang witness mga nagbabasa ng script pinapaniwalaan pa? Wow! Maraming salamat, Ma'am Jiba. Magaling. Thank you so much po sa inyo. Sa mga hindi po nakapag-subscribe ng pangalawang YouTube channel ko, pa-subscribe niyo po kasi medyo mabigat na to. Marapit na mga election din. Talagang sunugan ito ng mga channel, YouTube channel. Kaya pagpatuloy nga natin mga kabisdak, kami niriribat lang naman natin. Bakit ganun kayo? Oh. Tsaka forward lang natin ng konti. Noong August 13 ng gabi, din padilya ang kanyang cellphone. Mm-hmm. Nadinig ko na sinabi nung tumawag kay Superintendent Padilla, congrats Superintendent Padilla, job well done. Pero grabe yung ginawang dinuguan. Alam ko na ang kausap ni Superintendent Padilla ay si President. Butangin natin talaga kung makamubuan dyan. Grabe yung ginawang dinuguan. Butangin dinuguan talaga. Tapos biglang pinangalanan na dito si Tatay Digong. Presidente Duterte. Ayun. Dahil familiar ko ang boses niya. Sandali, sandali lang. Teka muna. Medyo seryoso yung sinabi mo eh. Pinaninindigan mo ba yan? Opo, sir. Pwede bang ulitin mo kung ano yung sinabi mo? Habang naglalakad kami papuntang investigation section, tumunog ang cellphone ni Superintendent Padilla. Nakita ko sa na pinindot ni Superintendent Padilla ang kanyang cellphone. Nadinig ko na sinabi nung tumawag kay Superintendent Padilla, congrats Superintendent Padilla, job well done. Pero grabe yung ginawa, dinuguan. Gago. Baka sinabi ni Barbers, pakiulit mo nga kasi may mali sa sinasabi mo. Pinaninindigan mo ba yung salaysay mo? Oh, pinaninindigan ko. Ganun pa rin ang resulta. Job well done. Grabe yung dinuguan. Binanggit si Tatay Digong, dinuguan! Two times yung binanggit, ha? Puntang ina, nagluto yata ng paklay at dinuguan. Kasi, baka sabi siguro ni Barbers, animal, bakit mo sinabi yung dinuguan? Di yung kasama. Sabi ni Major Jesus, sana may puto. Sana may puto din. Partner man yan. Sabi ni Rosemary, kahit ulit basahin pa, obvious na obvious sila. Putangina, purong mga kasinungalingan.
Oh, tuloy, oh. Meron kang kasing binanggit eh na pangalan eh. Oh. Nung nandito sa number Butayin na. Tinuruan pa ni Barbers. Meron ka kasi nabanggit na pangalan. Basahin mo kasi banggitin mo na uli si Tatay Digong. Barbers, ambot dong. Pasikat ka, Barbers ka. Gusto talaga ni Barbers pa-emphasize yung pangalan ni Tatay Digong. Ulitin mo uli, ulitin mo, banggitin mo. Na, halatang halata ho kayo. Ito. 29. Ito ay pinaninindigan mo. Pwede bang pakiulit mo ulit kung ano yung sinabi mo dito? Alam ko na ang kausap ni Superintendent Padilla ay si President Duterte. Dahil familiar ko ang boses niya. Nakakausap mo ba si President Duterte? Naririnig ko lang palagi yung boses niya, kaya familiar yung boses na naririnig ko. Olol! Alam niyo po ang witness, hindi po pwedeng paniwalaan na boses lang ang narinig niya. Kasi ang boses ng tao, magkapare-pareho yan. Oh, kunyari ako, Bisdak Pilipinas, pagkausap kita sa telepono, eh yung boses ko si Pailong. Ngayon! Oh, paano mo ma-justify? Paano mo makumbinsi ang mga taong nakikinig sa'yo na sasabihin mo, narinig ko yung boses, si Duterte yun. Hindi mo man nakita. Pag boses lang yan, putain na not counted yan, travel ka. Foul ka niyan. Foul ka niyan, sir. At ang problema nga ho, mga kabisdak, sa kasinungalingan ng witness na itong mga preso, pinaniwalaan pa ng mga kongresista. Kasi nga, yun yung hangarin. Wag natin pagdudahan ang witness natin, magkaroon tayo ng conclusion lahat, paniwalaan natin. Ganun lahat ng ano nila, pagtingin. Wala man lang kumontra sa tuwad committee na hindi yan totoo, sinungaling ka. O paano mo masabi? Napakasinungaling. O ito, wala. May conclusion, totoo daw. Sige, patuloy lang. Pagkatapos ng tawag, sabi ni Superintendent Padilla sa mga kasamahan niya doon, tumawag si Presidente, nag-congrat sa akin. Dahil sa sinabing ito ni Superintendent Padilla, kaya lalo akong napaniwala na ang tumawag sa kanya ay si President Duterte. Pagkatapos kaming imbestigahan sa IS, kinausap kami ng hipin ng Bartolina na si Jerome Glassy. Pinapapili kami kung saan silda ang gusto namin. At pinap... Okay. Tama na yun, mga kabisdak. Yun lang ang punto kong... yun lang ang gusto nating malaman. No? Okay. Binanggit niya si Tatay Digong, pinaulit ni Barbers. At yun na nga ho, nabanggit ng tipaklong na yun. Akin guys, again guys, ulitin ko. Enough ba yung pagkarinig mo yung boses? Putang ina, hindi pa nga niya sinabi kung naka-speakerphone. Kasi sabi niya, narinig niya ang boses ni Tatay Digong. Anong klaseng cellphone yan? Ano, yung putang inang speaker na pag nag-speakerphone, sobrang dinig mo talaga? Oh! Kayong mga kongresista, di ba ninyo natanong itong star witness ninyo? Anong gamit na cellphone ng sinasabi mong superintendent, bakit narinig mo? Kasi, kung 3310 yan, kasi pinipindot, wala mang speakerphone ang 3310. Meron bang may speakerphone ba yung 3310 na loudspeaker? Hindi ko na maalala yun eh. Kasi pindot man, dipindot. Yung dipindot ba, meron bang loudspeaker yung dipindot? Di ba wala? Ang uso man lang yung loudspeaker ngayon sa smartphone naman, Android eh. Sabi ni Mel de la Cruz, meron? Hindi ko alam kasi naka 3310 man ako, wala man akong... Wala! Loudspeaker, 3310, meron.
Kung loudspeaker, kahit sabihin mo loudspeaker, 3310, 5110, puta, mahina pa rin yun. Hindi mo pa rin ma-recognize kung sino yung tao na yun. Meron loudspeaker? Oh. Kasi sabi niya, sure ako sa busis ni Tatay Digong. Putang ina, busis lang, sure. Gawa-gawa. Mm. Oh, meron yung 3310 loudspeaker. Anyway, di, dapat tinanong, naka-loudspeaker ba? Anong klaseng cellphone? Oh, tablado. Mm. Sabi ni sir, telepon daw, naka-loudspeaker. Gago. Raimondo, yung binabasa ng witness worth 20 million. Wow. 3310 meron. Merong speakerphone. Oh, sige na nga, meron. Pero di naman niya sinabi na merong speakerphone. Basta sabi niya, narinig ko lang. Tapos, inanun niya na agad. Dinidetermine daw niya na si Tatay Digong. Pero ang usapan kasi dyan, eh paano mo, ano, paano natin paniwalaan ito, mga animal preso man ito ng 20 years. Sabi ni Jarrell De La Cruz, walang loudspeaker ang 3310. Kasi pindot man daw, iwan mo, nagtatalo tuloy tayo sa 3310 ngayon. Patoplok nga guys. Muta ginurgur tayo, no? Ginurgur tayo tapos biglang nagbaba yung engagement natin. Sabi ni GC, imposible naman mag-loudspeaker yun. Eh, confidential yung usapan. Laglag sa kortiyan, bisdak. Laglag mo lang. Ang problema nga, pinaniniwalaan ng mga nasa kongreso. O ito ba? Isa pang ano, nauhaw sa kasinungalingan. Pakinggan natin yung nauhaw sa kasinungalingan. Utsang ina, oh. Pakinggan nyo kung anong klaseng mga tao ito. Sumpang salaysay po. Mm. Ako po si Fernando Magdalero. 56 taong gulang, Pilipino, citizen. Mm. Hiwalay sa asawa, resident ng Davao City. Sa kasalukuyang nakakulong sa Service Support Company Philippines Military Academy, Baguio City po. Matapos po makapagpanumpa. Oh, lol! Sabi niya, unsa ni? Sir, alatada sir na, nagsinungaling ka, sulat mo, nagtanong ka pa sa sarili mo, unsa ni? Ang tawa, ang ibig sabihin ng unsa ni, sabi sa Tagalog, ano to? Animal gun witness ka? Ikaw nagsulat dyan, unsa ni ka pa? ano to ka ba? Utang ina nyo, masyado kayong halata. Ano to? Lo-lo mo, dinuguan yan. Pakita nyo? Kita nyo yung mga witness, mga walang kwintang mga witness, ha? Layong mga nakasulat pa, hindi pa alam, tinatanong pa kung anong nakasulat. Binabasa niya. Unsa ni, ano ni, ano ni ka ngayon? Tingnan mo. Entrada pa lang, halatado na. Pa, nang ayon sa batas, ay malaya at kusang loob na papahayag ng mga sumusunod. Hi! Sir, kung sarili mo niyang testimonya, sir, di ka magutal magbasa, sir, ba? Diretso man. Diyos ko, Ginoo, oh, 56 years old, ganyan pa magbasa. Nabuang na talaga. Diretso mo para paniwalaan ka namin with feelings din. Kaso pareho walang pakiramdam. Diyos ko, Ginoo. O, tuloy, oh. Noong December 1, 1999, ako ay nahuli sa kasong murder. Illegal possession of firearms na noon ay nakapila sa Regional Trial Court, Davao City, Branch 17 at Branch 9.
Noong taong 2003, ako po ay na-commit sa Davao Prison and Penal Farm. Mm. Na ngayon ay Davao Prison and Penal Farm. Mm. Pagkatapos na ibaba ng hatol sa aking mga kaso. Mm. Okay, tandaan nyo, umamin siya, kriminal siya, convicted siya. O, tingnan nyo po yung mga star witness ng mga kongresista. Inamin niya, nakapas lang siya, convicted siya. Inamin niya lahat ng kasalanan niya, ginawa niya. Okay, tuloy o. Oh. Mm. Noong unang linggo, ng August 16, mga bandang tanghali, habang ako ay nasa Brigada Dos, nilapitan po ako ni Leopoldo Tan ng kasama kong piso sa maximum security compound ng Davao Prison Penal Farm. Sinabihan niya po ako na tulungan ko daw siya at may ipapatira ng mabibigay magbibigay. Putay na, utal-utal ka na naman. Tulungan ko daw siya. Dan pa lang, gumawa ka na lang ng statement, nilagyan mo pa ng daw. Dapat kung sigurado ka, susulat ka lang ng script, siguraduhin mo 100% na daw. Tapos umutal ka sa dulo. Susgi atay. Daw-dawin ko yung mukha mo eh. Daw. Buburin yung nag-script. Iano mo na kung totoo. Eh, yan talagang nangyari. Sistimonya mo yan. Eh, 100% mo kasi lumapit man sa'yo. Oh, daw-daw-daw-daw-daw-daw. Daw-daw-daw-daw. Daw-daw-daw-daw. Animal. Sumasayaw. Gay daw sila ng kaunting halaga. Daw, kaunting halaga. Neng, nasan yung karayom ko at manika? Barangin ko na kaya to. Mandakin mo ha, papaslang ka ng drug lord. Kaunting halaga. Dapat sinabi mo dyan, malaking halaga para maniwala kami sa inyo. Daw pa, konting malaga, drug lords, tatlo, Chinese. Malaking halaga sana. Napalunok, laway. Inalungko siya kung sino ang mga ipapatumba. Sinabi niya na tatlong Chinese na nasa foreign ward. Isipin mo yan, sir! Tatlong Chinese daw yung ipagorgor pero maliit daw ang bayad. Kung sinabi mong malaki kasi tatlong Chinese, maniwala ako sa inyo. sabi ni Aki daw, pero milyones. So maliit daw, pero milyones. Nag-isang milyon daw ang mga luko. Tapos na-unsi pa daw sila. Gagi, oh. Area ng Davao Prison and Penal Farm. Sinabi din niya na ang nag-utos ay yung dati niyang kaklase sa empleyado ng gobyerno. Ngayon na kinakausap niya. Putangin na, hindi na alam yung susunod na salita. Parang si Dayon Jordan, ngagbang-ngagba din. Sabi yung Jima, magaling parang nagbabasa man niya ng kwento sa Ibong Adarna. De, parang nagbabasa na yung ano, yung si Kuniho at si Pagong. My God, call a friend! Sa labas ng gate po. Pwede may tubig, sir? Oh, tangi na! Oh, tangi na mo, sir! Nag-uuto na uhaw siya! Pwede, sir, may tubig, sir! Gagaw!
Gago ba na? Para lunok-lunok ka laway, nauhaw ka sa kanil, sinungalingan. Sir, pwede ba mangi tubig, sir? Naubusan man kasi ng laway sa kasinungalingan. Pinagbabasa man ninyo ng script na kasinungalingan. Tubig! Ay, Tatay Digong, yung mga witness ng Tuwad Committee, oh, nauhaw. Unang ina niya, mabasa ka lang, tubig ka pa. Ah, uhaw man. Uhaw na! Uhaw man! Uhaw man! Pwede ba yung tubig, sir? Uhaw man! Tubig, oy! Unang ina niya, sir. Ang galing ng mga ano ninyo, witness ninyo. Nauuhaw sa kasinungalingan, lumulunok ng laway. Ay, Ginoo. Paige, pakibigyan nga ng tubig. Bigyan mo tubig! Bigyan mo tubig! Grok, grok, grok. Wala, Gino, may pasabi-sabi pa. Okay. Nauhaw sa kasinungalingan yung witness ng Tuwad Committee. Ano? Tubig pa! Hindi lang tubig rin ako. O, tingnan nyo. Narinig nyo yung dalawang witness ng Tuwad Committee. Nagbabasa ng script, utal-utal, alang kwentang mga pinagsasabi, kasinungalingan pareho. Ang masaklap nito mga kabisdak, pinaniniwalaan ng Tuwad Committee walang pag-alinlangan ng kanilang mga conclusion. Naniniwala sila na ito daw sinasabi ng walang kredibilidad na mga witness, mga priso convicted na totoo ang mga pinagsasabi nila. My God, kagimbal-gimbal ho ito. Oh. Unahin natin pakinggan itong komentaryo ng taga Surigao del Sur representative. Ito po yung mga kongresista ng ating bansa na nagmistulang protektor ng mga durugista. Pinagtanggol nila yung umano'y mga Chinese drug lords na namang nagurgor. Naghahanap sila ng hustisya dito. Ang tanong natin dito, bakit ganon ang sistema sa ating bansa? Ulitin ko, sa ibang bansa, pag drug lords ka, gorgor ka, firing squad ka. Pero dito sa Pilipinas, pinagtatanggol ang mga drug lords under Marcos admin. Panoorin niyo po ito, kongresistang ito. May binanggit ka rin sa salaysay mo. Mm. Sinabi ni Art, pinakita sa'yo yung listahan na ipapatrabaho din sa iba-ibang kolonya. Mm. Ibig sabihin po, para sa madlang publiko, meron pong mga nakadetain na mga Chinese national na nakulong dahil sa droga. At pinakita po kitata yung listahan. Mm. Doon sa 32 listahan ng Chinese nationals na nakukulong sa iba't ibang bilangguan, tatlo po ang nakulong sa Dapicol, yun po ang tinrabaho nila Leopoldo Tan, ni Tata. Pero meron po pong 29 na nakita po natin according to newspaper reports, TV report na nangamatay din po sa ibang balangguan. So this just shows, Mr. Chair, that there was really a pattern, systematic killing of Chinese drug lords in different detention centers, which I believe was part of the drug war of the previous administration. Now, to prove my point, Mr. Chair, I therefore move that we request the list from Bucor of those Chinese nationals
charged for drug trafficking or whatever charges of drugs na namatay during the time of July 2016 mm-hmm. up to the year 2017 para makita po natin ang pattern mm-hmm. at systematic killings of Chinese drug lords. Well, narinig nyo? Chinese drug lords yung ipinagtatanggol ni sir. Chinese drug lords ang ipinagtatanggol ngayon ng mga kongresista. Galing sa kanilang mga bibig yung salitang Chinese drug lords. Sir, mga sindikato man yan, drug lords na nga, nanggagaling po sa inyong mga bibig. Pero bakit pinag-aksayahan natin ng panahon yung mga drug lords na yan at binigyan po nyo ng moment diyan sa inyong committee, tuwad committee sa Kongreso? Hindi ba ho ito kagimbal-gimbal at katakot-takot ang nangyayari sa ating bayan ngayon? Na mismong mga kongresista sa committee na yan ay nagmistulang mga abogado ng mga drug lords na mga napapaslang. Diyos ko, Ginoo. Ako, nakakatakot to guys, para sa akin eh. Bakit ganito kayo? Bakit? Bakit yung mga drug lords ngayon, kayo yung mga bumubosis? Hindi ba ho po pwede? Dapat paghuhulihin natin itong mga drug lords? Di ba ho? Pasalamat ka na lang kung sakaling totoo talaga yan. Oh, pasalamat ako, namatay yung drug lord. Salot man yan. Kahit tanungin mo ang mga Pilipino ngayon, sir, pipiliin mo, pagpapiliin mo, sino yung dapat magurgor? Drug lords or innocenting tao? Sige nga! Kasi kayo, nag-abogado kayo dyan sa Kongreso eh. Nag-abogado kayo sa mga drug lords. Ngayon, sino yung dinidiin ninyo? Yung galit sa mga drug lords. Gumagawa kayo ng kwento. Dinidemolish ninyo. Parang napakahalata naman ah, ang ginagawa ninyo dyan sa Kongreso. Safe pa ba ang mga Pilipino? Okay pa ba kami sa bansang ito? Ano ba? Umayos ka kayo? Supposedly, it was directed by the previous administration. So move, Mr. Chair. Second, Mr. Chair. There is a motion to request for data and document coming from the Bureau of Corrections. To be more specific, Mr. Chair, yung mga namatay na mga Chinese nationals that were charged for drug trafficking or drug smuggling from the time of July 2016 pagapupo ng bagong administrasyon hanggang doon sa 2017 para makita po natin ang ikangang pattern or systematic killing of the drug Chinese lord to prove. Ano muna yan? O yan, bihira o. Oh. Tigil mo muna siya dyan. Stop mo muna. Oh, grabing gurguran ni Mal. Grabe na to. Soking soke! Patalastas mo nga tayo nga. Ang sad bot-bot mo na tayo. Kay Lolo, pahupain muna natin guys. Hey! Dong, lagyan mo na tubig dong. Wala pang Hari Roki ha. Tubig ha. Sayaw muna tayo. Ang ganda.
Walay paborito. Ang saan? Bot-bot! Ang saan? Bot-bot! Ang 5 pesos na bukas, 1 is on bot. Ang saan? Bot-bot! Grabe na to, ha? Ang 5 pesos na bukas, 1 is on bot. Kung sila mauli, pare-press, pare-press. Ganda ng topic. Hoy, Ma'am Mercedes, salamat sa pakulay. Maglista muna tayo ng pakulay nito. Pare, salamat Ma'am Mercedes sa pakulay. Okay, mga kabisdak, balik tayo sa topic natin. Nakadalawang gorgor na, ha? Nagtumataas yung engagement, nagogorgor. Ganyan na lang tayo, 500 lang muna tayo. Gagod. Yung iba, reply na lang yung iba. Ma'am Mercedes, maraming salamat sa pakulay. Hello po, Ma'am Lucina Montenegro. Reply na lang ho yung iba kasi ginurguran tayo pag tumataas yung engagement eh. Gage, oh. Okay, ulitin natin. Ipasada natin ito. Dulo lang naman dun kay, ano, kay Pimentel. May binanggit ka rin sa salaysay mo. Sinabi ni Art, pinakita sa'yo yung listahan na ipapatrabaho din sa iba-ibang kolonya. Ibig sabihin po, para sa madlang publiko, meron pong mga nakadetain na mga Chinese national na nakulong dahil sa droga at pinakita po kitata yung listahan. Doon sa 32 listahan ng Chinese nationals na nakukulong sa iba't ibang bilangguan, 3 po ang nakulong sa Dapicol. Yun po ang tinrabaho nila Leopoldo Tan, ni Tata. Pero meron po pong 29 na nakita po natin according to newspaper reports, TV reports na nangamatay din po sa ibang balangguan. So this just shows, Mr. Chair, that there was really a pattern, systematic killing of Chinese drug lords in different detention centers, which I believe was part of the drug war of the previous administration. Now, to prove my point, Mr. Chair, I therefore move that we request the list from Bucor of those Chinese nationals charged for drug trafficking or whatever charges of drugs na namatay during the time of July 2016 up to the year 2017 para makita po natin ang pattern and systematic killings of Chinese drug lords. Well, supposedly that was directed by the previous administration. So move, Mr. Chair. Second, Mr. Chair. There is a motion to request for
data and document coming from the Bureau of Corrections. To be more specific, Mr. Chair, yung mga namatay na mga Chinese nationals that were charged for drug trafficking or drug smuggling from the time of July 2016, pagapupo ng bagong administrasyon, hanggang doon sa 2017. Para makita po natin ang ikangang pattern or systematic killing of the drug Chinese lord to prove indeed that during the previous administration, there were extrajudicial killings, Mr. Chair. Okay, there is a motion as stated by the movement, Congressman Johnny Pimentel. Tingnan niyo po, alam ba nila yung mga pinagsasabi nila dyan sa Kongreso? Alam ba nila yung mga lumalabas sa kanilang mga bibig? Kasi nga ho ako guys, kung ako ordinaryong tao, na unang bukas ko lang ng isang telebisyon, ng cellphone, tapos ito ang bubungad sa akin, at naririnig ko yung sinasabi ng isang kongresista na nag-aabogado sa isang Chinese drug lords. Gusto niyang busisiin patungkol sa mga Chinese drug lords kung paano umano ito pumanaw at nagurgor. Hindi ba ho magugulat ako? Bakit ho magkaka-interes itong mga mambabatas kuno na pinasahura ng taong bayan sa mga drug lords? Ako tanong ko lang sa inyo. Ay, maraming salamat, Ma'am Lucina Montenegro, sa inyong pakulay. Bakit ganon sila kagigil na malaman kung ano ang nangyayari sa mga drug lords? Ulitin ko muli. Sa ibang bansa, pag drug lords ka, firing squad ka, gurgur ka pa. Pero ito, mga mambabata sa ating bansa, nag-abogado. Bakit nila hinahanap yung mga files? So, ibig sabihin, itong mga kongresista, naniniwala ho sila sa testimonya walang kagatol-gatol diyan sa kanilang witness ng mga priso na zero ang kredibilidad at aminadong mga kriminal. Ngayon, pinapaniwalaan ninyo yung mga criminals. Nauto kayo ng mga criminals kasi meron agad kayong conclusion eh. Ang dami niyong mga pinagsasabi dyan. Kasi, kailangan namin malaman kung anong nangyari. Isa lang ang ibig sabihin, nauto kayo. O di kaya, planado ninyo ito. Kasi nga kung ako, nag-iimbestiga, sa isang dinig ko lang, sa isang upuan lang, ng isang resource person na priso pa, aminado, nagkaroon ng kasalanan, convicted pa, ay pinaniwalaan ko agad. Putangina, ginawa akong tanga. So, ibig sabihin, yung mga utak ninyo, mga kongresista kayo, pinapasok kayo, nasyot kayo sa mga bulsa ng mga convicted na resource person diyan sa Kongreso. Puta, hindi ba sampal tito sa mga mukha ninyo? Basta-basta kayo naniniwala sa mga priso na yung kredibilidad zero? Wow! O, ito pang isa, naniniwala. Budol nga. Hanggan natin to. Tingnan nyo po kung sinong naniniwala pa. Sumpaang salaysay po. Ako po si Fernando Magdalero. Ay, tika lang, nabalik. Tika lang, nabalik. Nasaan ba? Kailang ba ya? Kapaing ko lang. Ito yata. Pangalawang picture na pakikita ko sa iyo. Okay. Yung isang picture. Kasi binanggit mo. Tingnan nyo si Dan Fernandez. Meron siyang experiment dyan. Nagpapakita siya umano ng mga pictures. Sinusubukan niya yung mga preso. Kung magsasabi daw ng totoo o hindi, may mga pictures. Kongresista, sa picture lang, nakumbinsi ka na nagsasabi ng totoo yung mga preso. Anong klase kayong mga kongresista na nandyan nakaupo ngayon sa Kongreso? Itong si Napolcom Commissioner kasi siya ngayon eh. Yung tinitingnan ko pidabit mo, si Edilberto Leonardo.
former RDCIDG siya ng 11, Region 11. Opo. So, kilala mo itong mukhang to? Itong, opo. So, will you confirm that this is the person that you are mentioning in your affidavit? Opo, si Sir Leonardo Delberto po. Okay. Thank you. You say... Opo agad yung sagot! Walang kagatol-gatol! Okay, ha? Ano? Pansinin nyo yung mga konbo nila. Sa ikatlong picture na gusto ko pakita sa'yo, ito yung sinasabi mong si Superintendent Gerardo Padilla. Will you confirm that this is the same person that you are mentioning in your affidavit? Ito rin yung minimension mo? Napaisip siya kasi mali yung picture. Siya rin ba si... Tinga, mali yung picture yata. Warden or... Hindi siya to. Hindi. Hindi to. Okay. Tingnan mo ha. Ganong kababaw magsukat itong si Dan Fernandez sa isang tao kung ito'y nagsasabi man ng totoo o hindi nagsabi ng totoo. Hello, Diana Avila. Maraming salamat to sa inyong pakulay. Ginawa tayong mga tsunga-tsunga, no? Ginawa tayong mga ugag, mga Pilipino, na sa kanyang eksperimento ay dapat na paniwalaan natin itong mga priso. My God! Yan yung gusto niyang iparating sa atin. Ayan, sinusubukan lang kita. So, thank you so much for being so truthful. Kasi, alam mo, ang kredibilidad dito ng ating mga witness. Narinig nyo? Thank you so much for being so truthful. Alagi atay. Ibig sabihin, naniniwala talaga kayo 100% puta budol? No? Naniniwala sila 100% sa mga prisong hinarap nila diyan sa kanilang tuwad committee. Thank you so much for being so truthful. Gagi man. Preso. Totoo. Yung hindi preso, hindi nagsasabi ng totoo. Kaya pala si Attorney Harry Roque, kinukontempt ninyo. Kasi kailangan pala ang paniwalaan natin mga preso. Yung mga walang kaso, hindi convicted, huwag kang maniwala. Saan ka maniwala? Sa mga preso. Sabi ni Jeric, baliktad na panahon ngayon, sobrang baliktad. Yung ginagawa niya, parang gusto tayong paniwalain mga nanonood sa kanila na itong mga preso nagsasabi ng totoo na itong si Duterte may ginagawang hindi maganda. Sinusubukan natin. And basically, you pass, may observation. So, pakikuha na lang yung ating mga pictures, no? Kasi yung dalawa, tama ka. Pero yung isa, tama ka pa rin. Wow! Pasado daw sa observation. Utayin na pasado. Magbabasa nga, utal-utal! May kasamang dinuguan! Pasado sa'yo, sir! Eh, bagsak man yan sa reading comprehension, sir! Sige nga, pagbasahin mo yan! Utal-utal lang ba sa pinanumpang salaysay, pero pasado sa kanya? Ano bang nangyari ngayon sa bansang ito? And basically, now I agree na yung mga sinasabi mo totoo by confirming that kind of, test, no? Wow! Palakpakan nga natin itong kongresistang ito! Ganong nangyayari! Sarap mo! Sarap mo sampalin, oh! Basically daw, lahat ng sinasabi niya, totoo! Putang ina! Nadaya na tayo dito, animal! Sabi nuli sila, Gabo, pasado ka rin sa pagkabulsar mo, animal! Wala na, dayang-daya na tayo! Pinapasok na tayo ngayon sa sariling mga bulsa natin. Preso daw lahat ng sinasabi, totoo. Buta ba? Bakit ka pa nag-hearing dyan? Mr. Dan Fernandez. Bakit ka ba nagtawag dyan ng hearing-hearing kung naniwala ka dyan sa preso na totoo? Putang ina, mag-file ka nga ng kaso na, diretso na dun. Huwag mo nang gamitin ng pera ng kaban ng bayan. Utal, meron ka namang conclusion na totoo yung sinasabi ng mga convicted. Ganun na pala kakitid ang mga utak ng maraming Pilipino na maniwala kami
sa isang convicted na aminado, inamin nila ang kanilang mga krimen. Oh, maniwala kami, kayo, maniwala kayo, my God. So, gandang gabi ho, Ruth tsaka Limlim, sabi ni Jasmine, baliktad na ka ngayon. Ang mundong ibabaw, Diyos ko Lord. And siguro, Mr. Chairman, no? Tingin mo ba nagkaroon ng halaga ang buhay mo ngayon? Ay, ginagago, oh. Dahil sa haba ng panahon na nilagay nyo sa kulungan, masasabi mo ba na ang buhay nyo ngayon ay nagkaroon ng halaga? Oh! Opo, Your Honor. Okay. Nagkaroon ng halaga sa mga durugista! Pero halaga ho sa mga mamamayang Pilipino na biktima ng mga polboronic, Adictus Benedictus, wala pong halaga yan. Salot yan. Pasakit yan. Nagkaroon ng halaga yan sa mga drug lords. Kasi ang ginagawa ninyo yan, pinoprotektahan yung mga drug lords. Hindi nyo ho pinoprotektahan ang mga ordinaryong Pilipino. Ang tanging nakagain po yan dyan sa hearing-hearing ninyo tuwad committee at naka-score dyan ay mga drug lords, mga durugista. Ang mga ordinaryong Pilipino walang pakialam dyan. Nagagalit ngayon mga ordinaryong Pilipino dahil sa hearing ninyo, nag-abogado kayo sa mga durugista. Yaan po ang pagtingin namin. At minasama ninyo ang imahe ng isang Duterte na galit sa mga polboronic Adictus Benedictus. Bakit gano'n na ang kongresista ngayon, mga kongresista? Bakit ganito na ang kongreso? Ano ba talaga kayo? Meron ba kayong konektado ba kayo? Kami nagtatanong lang ha. Konektado ba kayo sa mga napapaslang na Adictus Benedictus? Tanong lang. Sabihin nyo, bawal magtanong, makontemp. Kasi ito yung nakita namin, ito yung tema, ito yung tono ng inyong investigasyon dyan sa tuwad committee. Pinupulis ninyo yung galit sa durugista, mga drug lords, at ngayon, pinoprotektahan ninyo yung mga polboronic Adictus Benedictus. Alam ba ninyo yung mga hearing ninyo? Try nyo po mag-reply ho ng mga hearing ninyo. Panoorin ninyo yung mga sarili ninyo. Kayo pa ba yan? Meron bang makukuha ang mga ordinaryong Pilipino sa inyong hearing-hearing? Ang sagot yan ay wala. Ang panalo dyan, mga sindikato, mga drug lord sa ginawa ho ninyo. Sino pumatay kay Jackson Lee? Ako po, Your Honor. Okay. O, tingnan mo. Sabi niya, salamat sa pagiging totoo ninyo. Nung nagtanong niya, sinong pumaslang kay Jackson Lee? Ayan, tumaas ng kamay yung isa. Ako, o di criminal tinanong. yung pinaniniwalaan ni Dan Fernandez, mga kriminal. My God. Bagong Pilipinas, puro bangag. Sabi ni Biche, wala nang solusyon ng problemang ito sa bansa. Kundi pababain na lang ang puno sa itaas. Kasi habang nandyan yan, araw-araw, naging miserable ang bayan at ang mga Pilipino. Puta, nakabudol, planado to guys. Bantag na bantag ang datingan. Ay, patuplok nga guys. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe ng Bisdakan Pilipinas, subscribe po kayo. Medyo matindi ng gurguran, animal. Tama. Diversionary tactics, demolition job. Okay. Kasi nga ho, kung totoo po yung committee na to, tuwad committee, dapat pinatawag din nila si Cathy Binag, pinatawag nila si Juju Morales, Paul Boronvidio, si Nicky Cositing, pinatawag nila kung totoo po yung committee nila, kung hindi pamumulitika. Maliwanag po itong pamumulitika ho. Ang purpose nila yan, demolition job against Duterte.
Para sa akin, hindi ito ang tunay na diversionary tactics. Dahil itong ginawa nila sa Tuwad Committee, nakaplano na to. Kasama na to. So, ang pinaka-diversionary tactics talaga nila, KOGC. KOGC ho. Kasi KOGC, nakatutok na yung lahat mga tao, Pastor Kibuloy. Itong Tuwad Committee na yan, ano talaga yan? Plano na nila noon pa yan. Kasama ito. Ito yung nagiging palabigasan ng nagbaadmin tambaluslos laban sa mga Duterte. Magtakin mo, ang bilis ng conclusion, paniwalang paniwala ho sila eh. Meron bang nag-iimbestiga na sa isang iglap lang, isang unang bisis lang ng pagharap ninyo ng resource person, ay maniniwala ka sa isang aminadong kriminal at convicted na hatulan sa korte? Ano sa tingin ho ninyo? O ito ba? Last ba? Ito bang naniniwala? Isang pastor. Benny Abante, you are recognized. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, may I just make a manifestation that what we're doing right now is just to establish the fact that many people have been killed in this war on drugs. I would like to reiterate, since the time that we have investigated and heard in the Committee on Human Rights on the EJK, that we believe in the war on drugs. What I do not believe is that why would more than 20,000, as others have said, 36,000 should be killed? Hoy! Abante! Saan ka ba nakukuha ng datos? 36,000 nagurgur sa war on drugs. 20,000 nagurgur sa war on drugs. Anong klaseng mga utak itong mga to? Ilan lang ba yung napas lang sa war on drugs? Hindi ganun karami ho, sir. Baka pwede kumuha kayo ng tamang datos doon sa ano, the real numbers. Nandun lahat eh. Naniwala kayo sa mga dilawan, pinklawan? My God. There should not be anyone to be killed just to be able to defeat drugs in this country. Even right now, Alam mo ba, sir? Ang mga durugis na talaga yan. Ang utak yan tuyo na. Ang bangag-bangag talaga yan. Kaya nga yan sa ibang bansa, pinapiring squad eh. Kaya nga sa ibang bansa, pag nahulihan ka ng pulboron, firing squad ka, maraming mga Pilipino nga ho eh, napapaslang eh. Bakit ba kayo nag-abogado sa mga durugista? Yan ang tanong ko sa inyo. Bakit ayaw nyo mag-abogado sa mga ordinaryong Pilipino na biktima ng mga durugista? Pagbangag ka talaga yan, sir. Hindi mo na kailangan patinuin yan, sir. Maniwala ka kahit pastor ka pa. Wala, tatraydurin ka lang. Ito, oh. We still have problems on drugs, Mr. Chair. Ibig sabihin, hindi po nawala ang drug problem natin kahit na pumatay ng 36,000 na tao. Butain na nun, talagang pinanindigan niya yung 36,000 na papas lang. Sir, aminado tayo dyan. Hindi naman ho talaga. Hindi naman talaga nawala ang pulboron, ang pinagbabawal na pulboron nung panahon ni Tatay Digong. Pero sir, malaki po yung kabawasan. Nabawasan talaga. At ang resulta, nagiging payapa at peaceful ho yung Republika ng Pilipinas sa panahon ni Rodrigo Rua Duterte. At panatag ang loob ng mga ordinaryong Pilipino maglakad sa kalye dahil alam nila yung mga durugista walang puwang sa kalsada. Pero ngayon, sir, under Marcos admin, sir, nakakatakot ho ngayon. Dahil ang siga ngayon, mga durugista. Ano bang gusto mo, sir? Paramihin natin yung mga durugista? Ubawasan natin ang mga durugista. Sige nga.
Ganito na ba talaga tayo kakitid ang mga utak natin? Wala rin naman eh. War on drugs naman, nandyan pa rin ang droga. Wala naman tayong sinabi na nawawala. Pero nabawasan. Nabawasan ho. Ang problema lang dito sa Marcos admin, hindi nyo pinagpatuloy. Kaya nga sabi ni Inday, continuity, continuity eh. Naakalain ni Inday, magpapatuloy. Kaya sinuportahan si Da Junior eh. Yung pala, sila pala ni Inday Sara, mga Duterte pala ginago ng Marcos admin ngayon. O kung pinagpatuloy ninyo yung war on drugs, o di ubos lahat. Alam nyo, pinaghirapan ni Tatay Digong, paano mag-umpisa ng war on drugs? Buhay kapalit, kapulisan, daming napapas lang. Ngayon ho, sayang lang yung nasimulan dahil kayo, itong Marcos admin, kinalimutan yung war on drugs. Hindi namin maintindihan, sir. Saan ba kayo kakampi? Mga durugista o ordinaryong mga Pilipino? Gusto ko rin pong i-establish dito that the former administration seemingly and allegedly did not only use the policemen to kill but even use prisoners to kill. Alam mo, nakakahiya ka, no? Nakakahiya kang pastor kung resista ka dahil naniniwala ka kaagad. Meron kayong conclusion eh. Paniwalang paniwala, di nabudol kayo, nakabudol itong mga preso. O di ba kaya naman talagang scripted ho talaga? Ginagawa ninyo, kasama kayo sa paggawa ng script para ululin ninyo ang bawat Pilipino. Sorry, hindi po kami mauulol sa inyo. Joy Asarcon, maraming salamat ho sa inyong pakulay. Sa tingin nyo, Mr. Abante, naniniwala kami sa inyo na totoo yung sinasabi ng mga preso, yung dalawang preso na yan? Yung galawan ninyo, halata na ho eh. Safe pa ba ang Pilipinas ngayon kung ganito ang makikita mong mga kongresista na nag-aabogado sa mga polboronik? Sige nga. At gusto ko rin pong sabihin na sa totoo lang po, ito yung first time ko na talaga makakita ng pumatay. And wow! I would like to say that any administration does... First time daw siya na talagang nakakita ng mga pumatay. Ang ina nyo. So first time ka nakakita ng kriminal. Dito nakapunta sa prisuhan. Kongresista? Sas, Ginoo. Niniwala na sana kami. Nagdagdag ka pa ng kasinungalingan. Los. Does not have any right to kill whoever he might be without any due process of law. Yan po ang nais kong sabihin. At pangalawa, ito pong committing ito, nagsasagawa ng imbestigasyon para gumawa tayo ng magandang batas na hindi na po maulit ang mga bagay na ito. Hoy! Anong magandang batas gagawin ninyo dyan? E-demolition job nga against Duterte eh. O ganito na lang. O para maniwala kami sa inyo, total ang pinag-uusapan naman ninyo dyan, mga drug lords, magpasa kayo ng panukalang batas, hukom bitay. Bitay sa lahat ng gumagamit ng pulboron. Bitay sa lahat ng mga nagbibinta ng pulboron. Nang mauna yung mga nasa Malacanyan. Oh, hukom bitay, total batas man pala talaga. Yan naman talagang gawain ninyo. Pasa kayo ng panukala. Magpasa kayo nga ngayon ng ano? Nang hukom bitay dyan, death penalty sa durugista. Inaamo namin kayo. Atras abante. Tuloy oh. Gusto ko rin sabihin, sabihin kay Senador Bato de la Rosa. Oh, Senator Bato. Na sana mag-appear na siya dito para hindi na yung gagamitin niya ang media para magsalita pa tungkol dito. Sinabi niya na yung pagpatay na more than 20,000 collateral damage. My goodness, gawa-gawa yung bunganga mo. 20,000 daw collateral damage. Grabe man itong mga trapo na sa kongreso. Sino ka ba magtawag kay Senator Bato? Binoto ng milyon-milyon yan.
O ikaw, party list ka lang! O, tuloy nga. My goodness, collateral damage ba ito? Pumatay ka ng 20,000 dahil sa war on drugs. My goodness, protector ba kayo ng mga pulburonek? My goodness! And you only call it collateral damage? Hindi ko maintindihan. Mr. Chair, salamat po. Mas lalo kaming hindi namin maintindihan ang inyong pinanggagawa dyan sa Kongreso. Okay, maraming salamat po sa pakulay nila Buena Flor. Thank you so much. Kayo, mga kabisdak, hindi daw niya naintindihan si Senator Bato. Aba, animal, lalong hindi po namin naintindihan ang inyong mga pinagsasabi dyan sa Kongreso na nagbistula kayong mga abogado ng mga pulboronic addictos benedictos. My goodness, anak ni Janice. Sabi ni Ma'am Jima magaling. Oh, so ngayon, bahala po ang maghusga ang taong bayan. Naniniwala ba kayo sa mga kongresista na ito dahil sila po ay naniniwala sa mga priso? O ngayon, dito tayo ngayon mapupunta. Bahala po kayo kasi nagbistulang abogado ang mga kongresista sa mga durugista. Tingnan nyo, mantakin nyo guys. Pinaniniwalaan nila yung convicted preso na kulong ng 20 years. Pero ito, si Attorney Harry Roque, hindi nila pinaniniwalaan ang rason ni Attorney Harry Roque kung bakit hindi siya nakarating nung nakaraang tuwad committee hearing. Kaya ang ginawa, hinusgahan, kinuntemp nila. Teka lang guys, tingnan nyo po. Sabay-sabay ho natin husgahan kung anong klaseng committee itong tuwad committee. Madali mo lang madali mo lang ipagkumpara. Hello po, Ma'am Lablin Sibukawa. Maraming salamat sa Pangulo. Diyos ko, maawa po kayo sa Pilipinas. Huwag kang mag-alala, ma'am. Lalaban ho tayo, ma'am. Tuloy-tuloy lang ho tayo. Pagkumparahin po natin yung treatment ng mga kongresista, pareho pa rin ito, tuwad committee, continuous man ito. Ano yung treatment ng tuwad committee doon sa resource person nila na convicted preso PDLs at doon naman kay Attorney Harry Roque na walang kaso, walang conviction, hindi nakulong at nagsasalita, nagpapaliwanag pero nakakalungkot, ang husga ay nakontempt. Okay. Ito po yung rason ni Attorney Harry Roque kung bakit to ay hindi siya nakarating. When an opportunity to be heard. It was an honest mistake, Your Honor. Mm-hmm. I have also been a member of this chamber. We don't hold hearings on Fridays. So when I saw the notice of hearing, I assumed that just like the first and the second hearing where I attended, that it would be on a Thursday. And that is true, that I had a hearing both in the morning and in the afternoon. And that is why I sent that letter. Mm. By the time I realized that it was a Friday and there was in fact a hearing, it was also close already to lunchtime and the hearing was in Pampanga. So I apologize for the honest mistake, mm-hmm. but the truth of the matter is I have been here on Thursdays, so two hearings already, and I just assumed that just like in the past where we don't hold hearings on a Friday, that the hearing would be on a Thursday, as in fact today is also a Thursday. So it was an instance of Bungangirang Lola, salamat sa pakulay. Okay, there's a hearing, it's on Thursday again, and I have a hearing on Thursday, that's why I sent the letter right away, not even realizing that 16 is a Friday. That was an honest mistake. Had I had any intentions not to appear, I would not have appeared today as well. But in the first two instances, and those were the two instances where I was invited, I in fact appeared. I have no wish to disrespect
the very same body of which I was a part of, which I consider at some point in time as my happy place, in fact, the House of Representatives. Alam niyo po, yung paliwanag ni Attorney Harry Roque, kahit grade 1, section 1, tabi ng kubita, ng upuan, naintindihan, maintindihan. Ano ba ang paliwanag? Ako, naintindihan ko na guys eh. Na humingi man ng sorry yung tao. Kasi nga, nakailang beses naman siya ng attend ng hearing, ay wibis naman talaga, every Thursday talaga, ang hearing sa Tuwad Committee nila. At hindi naman umaatras si Attorney Harry Roque. Every Thursday ho, yung hearing ng Tuwad Committee. O ngayon, wibis din. So nagkataon, na Biyernes pala yung 16, talagang honest mistake talaga yon. Ropa, alam batang, maraming salamat po sa inyong pakulay. At guys, sino ba silang mga Poncio Pilato ho sila na hindi ho sila nagkakamali? Ganun na ba ho sila? Ganun na ba ho sila ka-perfecto? Na itong si Attorney Harry Roque, rumarason, na ito ho, ako po ay na-overlook ko lang, honest mistake, inamin niya ho yan. Totoo po, nagkakamali. Kahit tayo po nagkakamali. Di ba ho? Kahit tayo nagkakamali. Hindi ba pwedeng magkaroon ng konsiderasyon? Sige, palampasin natin. Isang bisis lang naman eh. Pero hindi nila naisip yun. Mas pinaniniwalaan nila yung mga convicted na mga criminals, mga PDLs na kulong ng 20 years, kaysa dito. Kay Attorney Harry Roque na ipinagtanggol ang bayan at matapang na isiniwalat ang katotohanan. O ngayon, ang ginawa nila, hindi matanggap-tanggap yung reason ni Attorney Harry Roque, kaya kinonvict nila. Ito po. Motion. Kinontempt nila, sorry. Of Congressman Gonzalo to cite Attorney Harry Roque in contempt is now approved. Mr. Chair, can I move for reconsideration? Mr. Chairman. Let us first... hear the member. The rule clearly states that after... Tingnan mo, pinagtatawanan lang si Attorney Harry Roque. Barbers, kitang-kita namin sa mga bibig mo yung tawa mo. Na iniinsulto mo yung resource person na hindi ho convicted. Makatarungan ba to guys? Na itong chairman ng committee ay pinagtatawanan yung resource person na walang kasalanan, hindi suspect, resource person lang. Natawa kayo kasi kinontempt ninyo, ipapakulong ninyo? Grabe oh. Citing in contempt a resource person, a proper motion of the penalty must be open to the body. So is there any motion? Case, the motion to cite Attorney Harry in contempt? Tingnan mo, walang motion. Planado. Nasaktan itong si Attorney Harry Roque. Saktan natin ito. Planado was ito. Was properly made by the move-on. And... no objection was put forward, meaning it is a unanimous decision in accordance and in approval of the motion of Congressman Salo. So the motion is to cite him in contempt. So since again there was no objection made by any of the member present, therefore the ruling of the chair and the members is that Attorney Harry Roque is now cited in contempt. So, Attorney Harry Roque was cited in contempt for violating Section 11, Paragraph E of our rules. And after the contempt, the proper motion is to follow Section 12, which speaks of the penalty.
Is there any motion? Congressman Salo. Thank you very much, Mr. Chair. Mr. Chair, and to this honorable committee, in consideration of the fact that the resource person, former Secretary Harry Roque, is my former law professor. Kapal ng mukha mo, law professor pa, tapos inaanak ka pa, kinuntimp mo, ugag ka. Ano bang ginawa mo? Fellow Kabayan Party List Representative and a former member of this House of Representatives, and in consideration also of his claim for honest mistake, and of course, the apologies that he has given to this committee. And finally, in consideration, personal relations, as you has mentioned a while ago that he was my ninong. Putanin, ninong mo pa! Alam mo, makarma ka ng ninong mo. Siya yung may nag-contempt, di ba siya? Darating din ang panahon, kayong mga kongresista, husgahan po kayo ng taong bayan. Malapit na, kunti na lang. Sagad-sagad nyo pa, kunti na lang. Akala nyo siguro, 3 years lang naman kayo. Pag hindi kayo nananalo sa next election, ultimo na rin kayo. What if si Attorney Harry Roque maging senador yan? Alam mo yung ginawa nyo kay Attorney Harry Roque? Ginawa nyong senador si Attorney Harry Roque. Oh. Respectfully move, Mr. Chair, that the max the penalty be given be shortened to the barest minimum, which is just 1 day or 24 hours, Mr. Chair. Second motion, Mr. Chair. There is a motion, duly seconded, to impose a penalty of 24 hours to the to our resource person, Attorney Harry Roque. Hearing no objection. Okay. Tandaan nyo po ang mga mukha na mga yan, baka tatakbong senador ang mga loko. Hindi natin kailangan na meron tayong mga pipili ang sa Senado na mga latak. Tandaan nyo po yung mga kongresista na yan dyan sa Tuwad Committee. Alam nyo po yung ginawa nyo kay Attorney Harry Roque. Isa lang ang nakikita ko dito. Otos pa rin ito ni Kukak. Isipin mo, estudyante ka, kasama mo pa sa party list, ninong mo pa, isight in contempt mo na nagiging honest naman siya, honest mistake. Tinarantado nyo. Samantala, yung mga priso, yun ang pinaniniwalaan ninyo. Anong klaseng mga merong kongresista ngayon? Tama yung sinasabi mo, Jasmine, abusadong tondrisman. Mga abusado na nga, mga kongresista ngayon. Ito yung nakakatakot na sinasabi ko sa inyo. Ito yung nakakatakot sa ating bansa ngayon. Dahil yung nagmistulang pinoprotektahan nila dyan, mga durugista, mga drug lords. Sino bang magigain ng advantage dito? Hindi yung mga drug lords. Si Attorney Harry Roque. Pag kikunik-kunik natin, siya rin yung matapang na bumabanat sa Marcos Admin. Sinasabi nga ho ni Attorney Harry Roque, BBM! Ayaw namin sa presidenteng adik! Ganun nga, oh. Magpa-hair follicle test ka na dahil iba na yung utak mo. Nakatakot na. At nung paglabas ng Pulburon video, sabi ni Attorney Harry Roque, kasama man siya doon. Yung Pulburon video, totoo yan. Hindi yan EI. Diba sabi ni Attorney Harry Roque? O ngayon, ang ginawa, ayun, pinag-inita ni Kukak. Wala pong ibang may utak niyan sa panggigipit kay Attorney Harry Roque, kundi si Palaka. Anyway, ang mga tao, mga Pilipino ngayon, hindi naman ugok-ugok lang na basta-basta lang maniniwala sa mga pautot ng mga kongresistang kakampi
ni De Junior, ni Kukak at ni Tambaluslos. Inisa-isa na ho ang mga kakampi ng mga Duterte. Ang tanong, papayag kaya ang taong bayan dito? Sa ginawa ho nila kay Atty. Harry Roque, pinapalabas lang ho nila na nagmistulang mga diktador at marshalo na ho ang ating bansa ngayon. Pag ikaw magkikriticize ka, may paglalagyan ka. Basahin po natin ang statement muna ni Atty. Harry Roque bago po tayo magtapos. Maraming salamat na naitawid tayo. Dalawang bisis po tayo ginurgor. Ayan po yung sinabi ni Atty. Harry Roque. Siya po ay 24 oras ho. 24 oras ikukulong dyan sa Kongreso. Sana po ligtas ka, Atty. Harry Roque. Sana hindi ka mapahamak at gurgurin ng mga demonyo dyan. Oh, sabi po ni Atty. Harry Roque dito, on the August 22 House Quad Cum hearing, I am not going to argue to every single point raised. Oh, ang tanong ko, anong kriminal na bagay ba ang ginawa ko? Mayroon ba? Anong ebidensya ng Lucky South ang nagbayad ng mga lupa na binili ko? Pinakita ko naman po, nagbinta kami na pagmamay-ari na ng pamilya ng 1.8 hectares at sinasabi ko naman po na ang pirang iyon ay ginagamit na pambili. Oh. Sa akin naman po, pwede naman po kayo magkaroon ng conclusion base sa gustong palabasin. Pero eventually, ang tanong, ano? Anong ginawa kong mali? May ginawa po akong krimen? Inawi na lang po natin iyan. Nakakalungkot to kasi yung mga tiyorya natin na kapag ikaw kalaban ng mga Duterte, kalaban ng mga Marcos, kakampi ng mga Duterte, ay talagang gawang ka ng kasalanan. Inuna na talaga nila si General Bantag. Nung una pa lang kay General Bantag, duda na talaga ako. Ito yung direksyon ng Marcos admin. Patatahimikin ang mga pro-Duterte. Pag pumalag, kasuhan. Pag hindi ka kumampi sa amin, kakasuhan ka. Sabi ni Ma'am Jima, magaling sa bangag admin, ang mga walang kasalanan, sila ang kinukulong. At ang mga kriminal, pinapalaya at sila ang pinaniniwalaan. Sabi ni Delia Colonial, nakakalungkot ang Pinas ngayon, grabe. Ma'am Lablin si Bukawa, sobrang ganid sa pira at kapangyarihan ang mga animal. Na yan ah. Atty. Harry Roque, mag-ingat ka po, ipagdasal ka po namin. Puta, lasing siguro si Kukak ngayon, no? Charmin, kaya walang may gustong punta ng Senate at Congress pag pinatawag kasi mahilig sila mag-contempt. Wala namang alam kundi contempt. Yan po yung pananakot nila sa mga resource person. Evelyn, sige, ikulong na nila lahat para lalong maghirap ang Pilipinas at pinakawawa sa lahat ng ng bansa. Hello po, Ma'am Priscilla. Sabi ni Square mo, nagsaya ngayon si Kukak. Puta, lasing yun. Marisa, di ba? Ah. Anyway, maraming salamat to sa inyong pagkapit. Kahit tatlong bisis ba tayo nagurgor? Dalawang bisis? Ay, nakabalik ko tayo. Thank you so much. Ako sa akin, tama yung sinabi ni Marlica eh. Na Atty. Harry Roque, huwag ka nang umuwi sa Pilipinas kasi gurgurin ka talaga. Merong sorsi Maharlika nangyari nga. At ayan na. Yung mood ng nagba-admin. Nakatutok na ngayon kay Atty. Harry Roque. Tatay Digong, dalawa ngayon, pinuruhan nila eh. Bungangirang Lola, noon time ni Tatay Digong, puro good news mapapanood natin. Ngayon puro pang-api, wala nang batas sila. Sila na ang batas. Ano ba guys, nga na lang tayo. Di mamagaling, Atty. Roque, alam ko di sila magtagumpay, kapit lang tayo makapangyarihan.
Oy, espero missional si Maharlika kanina. Oo nga, kanina no. Gemini, may mananalo naman mamaya sa loto. Panigurado, may panalo na naman. Sabi ni Sia, sampay gurgur na lang ang panguntar ng mga adiktos. Putakin ang gurgur nga talaga, sarap sampalin. Oh. Anyway, dagang salamat po sa inyo. Salamat po, nakakapit tayo. Maraming salamat sa mga nag... Ano ang masasabi niyo sa naging issue na ito? Huwag kalimutan mag-iwan ng comment at mag-like, subscribe sa ating channel para laging updated sa mga may init at bagong balita. We'll be right back.